Inaplano ng Cebu City Government na magpatupad ng subway project na dadaan sa Barangay Bulacau sa Timog hanggang Talamban sa Hilaga bilang isang paraan upang maibsan ang traffic ng mga sasakyan dito. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ngunit una, kakailanganin ng City Hall ang pag-aproba ng Department of Transportation, DOTR, na tutukuyin ang pagiging posible nito at tukuyin ang angkop na lokasyon para sa nakaplanong subway. Pinahintulutan ng Cebu City Council ang Department of Transportation, DOTR, na magsagawa ng feasibility study sa panukalang Metro Cebu Urban Mass Rapid Transit, UMRT, o Metro Cebu Subway. Iharap ni DOTR Assistant Secretary Leonel Develez sa sangguniang panlungsod ang plano at nagpahayag ng kanilang layunin na magsagawa ng feasibility study sa Cebu City dahil ang lungsod ay isasama sa Central Line ng proyekto. Nauna nang sinabi ni Develez na kakailanganin ng ahensya ang endorsement ng lungsod para magsagawa ng feasibility study para matukoy nila ang mga apektadong lugar ng UMRT. Base sa presentasyon ni Develez, ang Metro Cebu UMRT ay magkakaroon ng dalawang yugto na sasakupan ang dalawang linya, Central at Coastal. Ang Phase 1 ang magiging Central Line at sasaklawin nito ang Danau City, Liloan, Consolacion, Mandaue City, Cebu City, Talisay City, City of Naga, San Fernando, at Carcar City. Samantala, ang Phase 2 na Coastal Line ay kinabibilangan ng Talisay City, Cebu City, Mandaue City, at Lapu-Lapu City. Anya, ang DOTR ay may akses sa ilang potensyal na katuwang sa pagpopondo tulad ng Asian Development Bank bilang isa sa kanilang mapagkukunan upang magsagawa ng feasibility study. Gayunpaman, kinakailangan para sa DOTR na makatanggap ng mga endorsement ng mga lugar na makikinabang sa pag-aaral, ito ang ilan sa mga preconditions na kailangang matugunan ng DOTR bago nila mailaan ang mga mapagkukunan at simulan ang pag-aaral. Ang Metro Cebu UMRT ay isang 67.5-kilometer subway o underground passenger railway line na mag-uugnay sa Carcar City, Southern Cebu, sa Danau City, Northern Cebu. Layunin ng Metro Cebu UMRT na tugunan ang lumalagong problema sa transportasyon ng Metro Cebu habang naglalayong mabawasan ang trapiko, bawasan ang oras ng paglalakbay, at pagbutihin ang koneksyon sa pamamagitan ng unang underground railway system ng Cebu. Nakipagpulong din ang mga opisyal ng DOTR sa gobernador noong February 29 sa Kapitolyo para ipresenta ang buod ng mga plano ng proyekto. Samantala, nangako si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na gawing digital ang sistema ng riles ng bansa, na sinasabing ang modernisasyon ang tanging paraan upang maipantay ang mass transport system ng Pilipinas sa ibang mga bansa, lalo na ang Japan. Sinabi ni Bautista na magsisimula ito sa pagpapabuti ng manpower at technical know-how ng mga operator at tauhan ng railway system ng bansa sa pamamagitan ng Philippine Railway Institute, PRI. Ang PRI ay ang sentro ng pananaliksik at pagsasanay ng bansa na humahawak sa mga pagsisikap sa pananaliksik at pagbuo ng mga kapasidad para sa mga tauhan sa sektor ng riles. Ani Bautista, ang digitalization at mga innovation na hinimok ng teknolohiya ay inaasahang magpapahusay sa mga sistema ng riles ng bansa upang maging katulad ng sa Japan, upang makamit ng sistema ng tren ng Pilipinas ang pinahusay na kahusayan sa sistema, kailangan nating yakapin ang digital evolution na ito tungo sa pagbabago ng sektor ng transportasyon na nakasentro sa mga tao.
Ipinaliwanag ni Bautista na ang mga pagsusumikap sa digitalization ay kasama ng pag-equip ng railway human resources, mga operator, engineer, at iba pang tauhan na may pinakabagong teknolohiya. Ang sektor ng railway ay makakabuo ng bago at mas magandang serbisyo sa mga pasahero. Sa kasalukuyan, ang mga operator at tauhan ng mga riles ng bansa ay nagsasanay sa pamamagitan ng makabagong pagsasanay simulators grant mula sa gobyerno ng Japan sa PRI. Sinabi ni Bautista na ang mga training simulator ay nagsisilbing panimula sa digitalization lalo na sa mga paparating na mega railway projects tulad ng MRT7, North-South Commuter Railway, NSCR, Metro Manila Subway Project, at LRT1 Cavite Extension. Ang pagsunod sa mga pagsulong sa teknolohiya ay mapapabuti din ang kahusayan ng sektor. Ang pag-digitize sa mga operasyon ng riles ng Pilipinas ay nangangahulugan ng pagbuo ng isang solid at ganap na konektadong teknolohiya na nakasalansan sa sektor ng riles, sabi ni Bautista. Samantala, ang pagtatayo ng Light Rail Transit 2's LRT2, 3.02 km West Extension Project, na nag-uugnay sa Recto sa Tondo area, ay target na simulan sa susunod na taon, ayon sa Department of Transportation, DOTR. Sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista sa mga mamamahayag noong nakaraang taon na tinitignan nila ang pondo para sa 10.12 billion pesos. Proyekto ngayong taon binigyang diin ng Light Rail Transport Authority ang pangangailangang matanggap ang multi-year financing commitment mula sa gobyerno sa lalong madaling panahon para magpatuloy sa project bidding. Ang West Extension Project ay naglalayong magdagdag ng tatlo pang istasyon mula sa Recto, Tutuban, Divisoria at Pier 4. Tinitingnan ng DOTR na kumpletuhin ang proyekto sa pamamagitan ng Public-Private Partnership, PPP, scheme sa gitna ng panukalang plano na isa-pribado ang operasyon at pagpapanatili ng riles sa hinaharap. Tinatahak ng gobyerno ang ruta ng PPP dahil sa limitadong budget bilang resulta ng epekto ng pandemya sa ekonomiya.